close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Start na tayo ngayong ating DIY all temperature gauge. So mga first time na mga kapanood nito guys, paki-visit na lang yung YouTube niya, channel natin, paki-like and subscribe and hit the notification bell guys para ma-update ko sa mga latest video natin. So baka ngayon, for today's video, i-share ko lang sa inyo step by step yung mga ginawa natin na process. Paano tayo mag-DIY ng oil temperature? Kasi yung sa common na nagpapalagay ng oil temperature, lalo na sa Manila or sa may mga budget talaga, yung napapalaki talaga sila ng gastos. Yun. So dito, maliit lang yung gastos natin pero very effective. So, pakinggan nyo lang guys, very basic lang to guys. So bali, ito na yung hinanap natin. So magbibisit kayo sa page natin, sa Facebook page natin, Motorized Zone. Naganap kasi tayo ng ganito. Yung parang napti na tatlo yung butas. So usually yung hinahanap talaga natin yung bakal, yung parang sa compressor, yung ganun sa gas tube. Yan, ganun. Pero nahirapan tayo dito kasi dito tayo nag-adjust sa sensor kasi yung sensor natin medyo may pagkamalaki yung butas. So yung mga nahanap natin na ganito yung T pero bakal, maliit yung butas. So hindi nagkakasya, hindi pumapasok yung itong sensor natin. So dito talaga tayo nag-adjust sa sensor natin. Depende na lang kapag yung bibilin yung oil gauge, yung sensor niya is maliit yung butas. Kung maliit yung butas, that's good kasi hindi yung mahirap hanapin itong T. Kasi mahanap nyo lang to doon sa mga compressor, sa mga gas tube. Napakadali, madami yan sa mga local store. Pero ito, nahirapan talaga tayo maghanap yung ganitong kalaking sensor since ito lang yung meron nating sensor. So yun guys. Bale, yung mechanic nga pala nito guys, dito papasok yung oil na galing engine. Tapos yung sasalubong sa kanya yung ating sensor. Tapos dito naman lalabas, direct na to dun sa ating DIY oil temperature, oil aluminum nga pala, oil aluminum na cooler sa motor natin. So dito lang natin papadaanin yung oil na galing makina. Kasi sa makina ko guys, meron dong isang bolt na pag tinanggal ko yung bolt na yun, dito sa right side, sa crankcase. Yung motor ko nga pala guys is, Shogun FL125, Suzuki Shogun FL125, yung kapareho niya yung Smash. Kung mapansin nyo sa Smash guys, meron siyang bolt doon na isa na sa right side. Tapos pag tinanggal nyo yan na bolt, pag niluwagan nyo yan, pag i-accelerate nyo yung acceleration nyo, may lalabas yan ng oil at saka malakas yung pressure. So bali, yung para sa akin, yung purpose nyan, bakit sila naglagay nyan, para makita kung gumagana ba yung oil pump natin or hindi. Yun yung purpose doon. Pero maganda doon kasi advantage na may mga ganun. Kasi pwede tayo doon mag-direct. Dito mismo, doon tayo magda-direct. Since pag revolution natin, may lumalabas doon na oil, malakas yung pressure, galing talaga makina, konektado sa oil pump. Doon tayo magkoconnect, papunta dito. Bali, magkakaroon tayo ng DIY oil temperature gauge. Parang ganun. So bali, ito guys, so common kasi, 'di ba? Na-explain ko naman 'to sa unang vlog natin. Na ito guys, na sensor. Dinadirect talaga nila 'yan sa makina, sa engine. Kaya magastos 'yan guys kung yung sensor natin medyo malaki-laki. So bali, magpapabutas pa tayo ng engine, tapos pa tayo ng thread. Pero sa atin, pang DIY lang para hindi na tayo gagastos ng malaki, hindi na tayo pumunta sa machine shop. Or malaki pa yung labor natin ibibigay sa mga mekaniko. So ito na lang naisip ko. Pero kung makahanap kayo ng bakal na ganito, goods. Pero sa akin, plastic lang kasi yun lang yung kumbaga yun lang talaga yung nahanap natin sa paghahanap. So goods naman to guys. Ang importante lang naman dito is hindi mag-leak. So ayan guys, yun yung mechanic. So dito papasok yung oil. Ito yung sensor natin. Tapos dito lalabas, papunta na dun sa oil cooler natin, aluminum. So bali, i-share ko sa inyo dito yung sa gauge natin sa likod. Yan. Sa likod ng gauge natin. Meron tayo ditong wire na dalawa. Itong red tsaka black. Positive, negative yan. So meron din tayo dito sa baba na positive, negative.
So bali, yung para sa akin, para hindi na tayo magpuputol or magkukunig dyan ng ibang wire lang, itong negative guys, balatan nyo na lang guys, and then iipit natin dito. Ikot-ikot, ipit. Tapos ito, balatan na lang natin itong positive. Ikot-ikot natin dito sa positive, tapos ipit. Iniipit lang yan dyan guys. Tapos meron siyang mga kasamang bolt na rin nandun sa box niya guys. Malilit na bolt para dito, para maipit. Pero lang kasimple guys. Tapos nakikita nyo itong isa na S sa sensor yan. Iba lang yung wire dyan din. Iipit nyo lang yung wire, ganun lang ka-very simple, ka-very basic. Na idadirect nyo na dun sa sensor natin. Itong sensor. So iniipit din yan guys dyan. So ito nga pala guys, plastic itong ano, nasa una, itong black na nakikita nyo, huwag nyo dyan iipit. Bali yung iipit yung wire dito mismo sa ibabaw ng bolt. At saka meron din tayong another bolt na mag-iipit mismo sa wire. Ganun lang kasimple, ganun lang kabasic. So ngayon, since naisip ko na based in my experience na rin guys, may mga nasisira kasi mga accessories ako. Mga accessories na, additional accessories na nilalagay ko sa motor na kapag nasisira yung ating regulator charger. Ganito yung guys. Yung regulator charger natin, ma-FI man o markarb to guys ha. Yung regulator charger nga pala natin guys, is siya yung ano, nagko-control o kumbaga siya yung nagre-release ng kuryente sa motor natin na normal volts. Nasa 12 volts pataas, 13. Pero pag umabot na siya ng 16 volts, isa lang yung nagkakahulugan nun. Pag umabot na siya ng 16 volts, lalo na sa may mga voltmeter dyan or sa mga on-the-click FI, yung mga built-in na dyan ng voltmeter. Pag nakaabot na yan talaga yan ng 16 volts guys, isa lang ang ibig sabihin yan. Sira na, automatic sira na yung regulator charger natin. Magpalit na kayo. Agad-agad. As soon as possible, ng regulator charger. Kapag mapansin nyo na umabot na siya ng 16 volts. Kasi yung sisirain niya yan, yung mga bolts natin, yung mga LED lights natin. Lalong-lalo na kapag nasa long ride tayo guys. Mapansin mo guys, parang hala, hindi na gumana yung signal light ko. Hala, parang ganito, hindi na umilaw yung mga indicator ko. Bakit? Kasi nasira na nga yung ating regulator charger. Kasi pag nasira yung regulator charger natin guys, split seconds lang yan eh. Kumbaga, pamabilisan yan guys nasira. Kumbaga, hindi mo lang mapapansin, sira na pala. Ganon kabilis. Pag masira yung ating regulator charger. Kaya nga meron tayong mga indicator dyan na voltmeter na built-in sa mga motor natin, lalo na yung mga bagong labas ngayon na Honda Click FI, Honda Click 150, 125, meron dyan mga voltmeter. So pag maglampas na yan ng, pag umabot na siya ng 16, automatic magpalit na kayo ng regulator charger. Sira na yung regulator charger kasi tumataas na yung, malakas na yung voltahe na nilalabas. Baka hindi na nakakaya ng regulator charger. Isa lang naman yung dinadaanan ng ng kuryente galing makina is yung regulator. Kapag umabot na ng 16 volts, automatic regulator na yon guys. Para sa akin, based on my experience. So, bali yung akin isip na para hindi masira yung ating additional na ikakabit sa motor. Kasi usually yung, para hindi masira yung mga additional accessories na ikakabit natin sa motor, gumamit tayo ng relay. Asan yung relay? Itong relay, guys. Para sa mga first time din na makakapanood itong video, guys. At sa yun talaga sa mga first time mga beginner ba na wala talagang or konti lang yung alam sa motor. Ito guys, dito malalaman nyo. Step by step, ituturo ko talaga sa inyo guys. Kung kaya ko, kayo nyo din guys. Parang kung kaya ng mekaniko, kaya nyo din guys. Dito makakasave talaga kayo, malaki yung masasave nyo. Yung sobra talaga. Kung kayang-kaya naman natin. So tayo na lang guys. Kung yung ibibigay natin sa labor, ibili na lang natin ng mga accessories na. Parang ganun. Basta, napakalaki talagang tulong at napakalaking savings masisave nyo. So, manood lang kayo at makinig kayo ng maayos guys. Bali, itong i-recommend ko na relay. Ganito guys, pag magkakabit tayo ng mga additional ng mga accessories sa motor, dapat laging may relay. Bakit? Kasi pag masira yung regulator charger natin, hindi da-direct dito sa accessories na ikinabit natin sa mga accessories na in-additional natin sa motor. Hindi sila da-direct dito. Dadaan muna sila dito sa relay. Yun, nag-guess nyo, para siyang fuse na siya yung pumuputol ng malakas na voltage bago siya pumunta dito sa ating accessories. Kaya maiwasan natin, masira agad yung ating additional accessories na nilagay. Kahit pa yan LED or basta additional na ikinabit natin sa motor.
So, yun yung importante ng relay. Tapos, yung common din sa relay is, kunyari, yung consumo nito is 5% talaga para gumana to ng, para gumana siya ng accurate 5% sa battery. Kasi sa battery naman talaga kumukuha ito. Ngayon, since sa battery siya kumukuha, 5% na yun, eh, ginagawa niya lang 3%. So, mayroon pang natitirang 2%. So, bali yung trabaho nito na relay. Parang nakakatipid na rin tayo eh, sa battery. Kung ba yung battery natin is hindi siya naghihingalo. So guys, yung purpose bakit naglalagay tayo ng relay. Double purpose. Kung masira yung regulator charger natin, siya yung maghaharang ng voltage. At saka kapag gusto natin makatipid sa battery, hindi naghihingalo yung battery natin, maglagay tayo ng relay. Kunyari sa mga nagba-battery drive ng headlight, kunyari yung ating ngayon, yung headlight natin is battery drive na siya. Nagkabit din ako ng relay. So, halos lahat ng kinakabit ko sa motor ko na additional na magagamit ko sa long ride, kinakabitan ko talaga ng relay. Yun guys, yun lang yung recommend ko sa inyo kung mag-DIY kayo. Magkabit kayo ng relay. Lahat ng i-additional nyo na accessories, kabitan nyo ng relay. Kasi ito lang guys yung mechanic nito para magkabit ng relay. Na may relay. Okay, kasi dito, napansin nyo itong red na wire, kung wala tayong relay, hindi tayo gagamit ng relay, i-direct lang natin to sa accessory wire. Yung accessory wire nga pala, doon na makahanap nyo guys sa susian. So sa susian natin ang motor, may dalawang wire doon. Isa doon is accessory wire. Pag i-on yung switch, doon lang siya magkakaroon ng kuryente. So yun yung accessory wire. So bali, doon natin to tinatap sa accessory wire para pag on ng switch natin, doon lang siya magkakaroon ng supply. And then pag automatic off natin, doon lang siya hindi magkakaroon ng supply. Parang mayroon na siyang on-off. Okay? So yun, diretso to accessory wire sa susian ng motor. So sa dalawang, sa isa, sa dalawa, sa susian ng motor ito. Itong red na wire. So bali, kung magkakabit, nagagamit naman tayo ng relay, ito guys. Explain ko sa inyo ng maayos. Nakikita nyo itong 30. Itong 30 guys, direct ito sa battery na mayroong fuse. Tatandaan nyo, mayroong fuse. Direct sa battery na mayroong fuse, itong 30. Ito namang 86, ito yung ida-direct natin sa accessory wire. So, di ba, kung hindi tayo gagamit ng relay, itong red na to, di ba, nakatap sa accessory wire, doon mismo sa susian ng motor, sa isa sa mga wire. So, bali ito, since gagamit tayo ng relay, hindi nyo na itatap ito doon sa accessory wire. Itatap nyo yung accessory wire sa susian ng motor dito, sa relay na to, itong terminal 86. Okay, itong terminal 86, doon mismo sa susian ng motor na accessory wire. Na pag i-on natin, doon lang siya magkakaroon ng kuryente. Tapos, dito naman sa taas, 87, o terminal 87, dito nyo itatap itong positive ng gauge or LED, kahit anong mga accessory wire na ikakabit natin sa motor, yung positive niyan, itatap natin dito sa ibabaw ng relay. Take note ha, ibabaw ng relay number 87. Okay, yung positive ng ating oil temperature gauge or LED, kahit palang anong mga additional or charger port, basta yung positive nila, dito natin ilalagay sa ibabaw. Ha? Ibabaw ng relay, number 87. Tapos dito naman is negative. Sa negative, madami tayong pagkakabitan ng negative. Pasensya na kayo sa kamay kasi galing pa lang tayo sa tawag itong inayos pa lang natin yung motor. So bali dito sa right side na to sa 85 sa negative to, negative yan, tatandaan nyo sa lalo na sa mga first time natin mga beginners. Kahit dami magsasabi pwede dito positive, pwede baliktaran. Pero para sa akin, para hindi kayo malito, dito is negative. Pwede nyo itap sa body ground. Pwede nyo rin itap sa mga sa direct sa ground ng battery. Ganun lang guys. Ha, ganun lang yung mechanic. Ganun lang na mayroong fuse. Ganun lang yung mechanic guys. Na at least meron, makakabit na natin yung additional natin na meron tayong relay. Ganun lang kasimple. So, yun lang guys. So, I hope meron kayong natutunan. So, this is a short video lang to guys na dapat nga ito, dire-diretso na ipapakita ko na rin sa inyo paano ikabit. Pero ngayon, since maulan, makita nyo maulan sa labas. So, hindi tayo makakapagkabit ngayon. Basta stay tuned lang guys.
sa paggabi kasi magagamit talaga natin to sa mga long ride natin. So maging effective to guys, ito na lang yung gamitin yung formula. Kung plano yung magkabit ng oil temperature gauge para hindi na kayo gumastos ng malaki. Kasi pag pumunta kayo pa ng mekaniko, kahit pa yan sniper, FI or everything, malalaki yan talaga yung gastos nyo. Depende na lang kung kaibigan nyo talaga yung mekaniko nyo. Pero kung gusto nyo makatipid, ito na lang yung formula kasi very effective to guys. Stay tuned lang kayo sa pagkabit natin sa motor natin at makikita nyo rin yung result. So yun lang guys. So I hope nagustuhan nyo itong video. And then paki-like na rin guys and paki-subscribe. And hit the notification bell para ma-update kayo sa mga latest video upload natin. So I hope nagustuhan nyo ito. God bless and bye-bye! 'Til I get up, time is barely on our side.